Praise the Lord, praise the Lord. Ang mataas, sa pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na pansuspulang, praise God. At dobling paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Wilson Sada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At sa ating pong, inawati ko po ang ating mga beloved children po, praise the Lord. We always cherish the blessed teaching and memories of our beloved assistant pastor, Lina Sada Almeida. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyo lahat. Praise ako po'y bumabati ng happy birthday po sa ating beloved honorable pastor, Wilde Estrada, at ating pong beloved brother, Minister James Almeida po. Praise the Lord. Happy birthday po. Mga minamahal na pupuri, nagpapasalamat po. Minamahal, mga minamahal na ako po nung araw. Mga minamahal na ako po, hindi po naniniwala sa gawain na to. Mga minamahal, hindi po ako naniniwala may Diyos, mga minamahal. Dahil simple lang po ang aking hangarin sa buhay, mga minamahal, yung pagbabago po, yung magbago ang aking buhay. Simple lang ang hangarin ko na hindi ko alam kung ito'y makakantam ko pa. Kung ito'y mangyayari pa sa aking buhay, mga minamahal. Pagbabago na aking hinahanap, na napakahirap hanapin, mga minamahal. Kaya hindi po ako naniniwalang may Diyos. Every time na makukulong ako, more or less, mga minamahal, 20 times po akong nakukulong. Labas-pasok po ako ng kulungan. Every time ako'y nakukulong, wala akong ibang iniisip na sana paglabas ko, magbabago na ako. Ngunit, mga minamahal, wala po akong kapangyarihan, wala po akong kakayahan na baguhin ang aking sarili. Alam niyo, mga minamahal, ang turo sa akin ng aking ina, anak, mag-aral ka lang, magkakaroon ka lang magandang buhay, mababago mo ang iyong buhay. So inyong lingkod, mga minamahal, bagamat ako'y nakukulong na po noon, patuloy-puloy po ang pagpasok sa eskwelahan. Dahil sabi sa akin ng aking magulang, sa pag-aaral daw magbabago ang aking buhay. Alam niyo, mga minamahal, talagang walang nagawa yung pag-aaral ko po. Dumating ako sa kolehiyo, mga minamahal, sabi sa akin ng aking ina, anak, magbago ka na. Nakapasa ka sa exam ng NAPULCOM. Baguhin mo yung sarili. Sabi ko sa nanay ko, Ma, alam niyo naman, meron akong tatlong kaso sa NBI. Alam niyo, mga minamahal, ang aking magulang talagang hindi tumigil para bigyan ako ng magandang buhay. Kukuha kita ng no record on file. Mawawala yung kaso. Sa madalit salita, mga minamahal, nakuha po ako ng no record on file. Nag-apply po ako agad-agad dahil gusto ko nga magbago. Nag-apply ako 1993 sa Philippine National Police Special Action Force. Naging police ang yung lingkod. Na buong akala ko, mga minamahal, sa pagiging police ko, mababago ko ang aking buhay. Na akala ko sa pagiging police ko, maitutuwid ko ang aking buhay. Pero mga minamahal, walang nagawa yung pagiging police ko. Lalo ako naging masama. Walang kapangyarihan baguhin ang aking buhay. Napakagulo, napaka-imposible ko pong magbago. Na-involve na ako. Ako na naging source ng drug sa Maynila. Ako na po ang nagsusupply ng droga sa Kalakhang, Maynila. Nagsusupply sa mga artista, nagsusupply sa mga politiko, mga minamahal. Napakagulo. Isang pulis na naging supplier ng droga. May grupo ng mga magnanakaw na-involve sa hold-upan, na-involve sa snatcher, sa mga mandurukot, sa mga shoplifting sa mall. Walang kapayapaan, lalong nagulo ang aking buhay. Yung pagbabagong hinahanap ko, hindi ko nakamtam sa pagiging pulis ko. Napaka-imposible ko pong magbago. Walang Diyos na magbabago ng aking buhay noon. Hindi ako naniniwalang may Diyos. Dumating sa buhay ko, mga minamahal, na ako'y pagod na. Gusto ko nang mamatay. Dahil noon, mga minamahal, binaril ako ng Quezon City Police. Apat yung tama ko. Apat yung butas ng katawan ko. 50-50 ang yung lingkod. Anong sabi sa akin ng doktor? Brad, tingnan mo yung x-ray. Tingnan mo yung bala. Umiwas sa maseselal bahagi ng katawan mo. Napaka-imposible. Mga minamahal, apat yung tama ko, apat yung butas ng katawan ko.
Pero isang bagay lang ang naisip ko. Iniligtas ako ng Diyos na pinaglilingkuran. Yes, glory to God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Lumipas ang ilang taon. I think, wala pa isang taon. Nabaril na naman ako. Drug lord naman ang bumaril sa akin. 1 meter yung layo sa akin ng drug lord. Babarilin ako sa mukha. Papatayin ako. Kikitilin ang aking buhay. Hindi nagtagumpay yung drug lord. Iniligtas na naman ako ng Diyos na pinaglilingkuran ko rito. Alam niyo mga minamahal, dumating nga yung pagod na ako, sawan-sawa na ako. Iniwan na ako ng aking beloved wife, iniwan na ako ng grupo ko, patay na yung mga grupo ko, karamihan mga minamahal. Naghanap na ako ng pagbabago. Gusto ko lang mamatay. Pagod na ako. Nasa kalye ako mga minamahal, ito yung moment na hindi ko po makakalimutan. Naka-drugs ako noon. 1 week na ako, walang tulog, langon-lango ako sa droga. Nakatingin ako sa kalangitan. Ang pinagtataka ko, bigla na lang tumutulo ang luha ko. Ang sabi ko noon, mga minamahal, Papa Jesus, sabi nila, makapangyarihan ka. Sabi nila, mabait ka. Bakit dinala mo ako sa magulong buhay? Bakit napakasama ko? Pwede mo naman akong dalhin bilang isang mabait. Pwede mo naman akong dalhin pero mahusay ang aking buhay. Bakit dinala mo ako? Bakit ako naging masama? Pagod na ako? Gusto ko nang mamatay? Kung hindi ako namatay sa caliber 45, kung hindi ako namatay sa caliber 38, siguro naman, Papa Jesus, sa M16 Armalite, mawawakasan ang buhay ko. Pagod na ako. Gusto ko lang mamatay. Bagamat, mga minamahal, suntok sa hangin yung dasal ko. Dahil alam ko, hindi ako walang Diyos na makikinig sa akin. Gusto ko nang magbago. Yun ang namumutawi sa aking isipan. Pagod na ako. Kung talagang may Diyos, baguhin mo. Simple lang naman, mga minamahal. Ang hangarin ko, kundi yung magbago ako, magkaroon ng kapayapaan, maituring na isang ama, na isang matuwid na ama. Pero wala, mga minamahal, walang pag-asa, walang kapayapaan, walang patutunguhan ng aking buhay. Pero dakila at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung beloved wife ko, iniwan po ako 1998. Dahil pagod na siya sa akin. Wala nang ang pagbabago. Yung palang beloved wife ko, member na ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Wala kang ibang hinangad nung siya'y nakakilala sa mahal na Panginoon. Wala siya mabang ipinanalangin nung siya'y nakakilala sa mahal na Panginoon kung hindi yung madala po ako dito. Pero ano yung pumapasok sa kanyang isipan? Napaka-imposible. Napaka-imposible ko pong madala rito dahil kilala po ako ng aking beloved wife. Pero niyo, alam niyo mga minamahal, pinatunayan ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, walang imposible po mga minamahal. Napakabait at totoo ang Diyos mga minamahal. In 7 months time na paglilingkod ng aking beloved wife, na yung pananampalataya niya ay nawawala dahil sa kabaguhan niya. Dahil nga po malabo akong madala. 1999, dinala ako ng ating napakabait na Diyos sa Pampanga. Praise the Lord. Hallelujah! Dinala ako ng mahal na Panginoon sa Pampanga. Napinuntahan ko ang aking beloved wife. Wala akong mukhang maihaharap sa aking asawa. Sabi ko, love, sasama na ako sa gawain niyo. Magsasamba na rin ako. Alam niyo mga minamahal, sinabi ko lang yun para tanggapin niya ako. Para tanggapin niya ako bilang asawa. Pero deep in my mind, deep inside, hindi ako magsiseryoso. Para tanggapin niya ako. Alam niyo mga minamahal, 1999, nung ako'y nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, sa unang panalangin natin, beloved pastor, pagbautismo ko sa pangalan ni Jesus, instant, binago ang inyong likod, mga minamahal. Inalis yung bisyo ko, pagsasabu, pag-iinom, paggawa ng masama, mga minamahal, at higit sa lahat, naniwalang may Diyos, mga minamahal. Talagang napakabait at napakadakila ng Diyos, mga minamahal, sa gawain na ito. Totoo ang gawain na ito, mga minamahal.
walang imposible sa ating napakabait na Diyos. Bago ako magpulis, tatlo yung kaso ko. Nung naging pulis ako, naging walo yung kaso ko. Pag pinag-uusapan yung NBI, ang inyong lingkod, walang gana. Ang inyong lingkod, pinanghihinaan ko yan. Pag pinag-uusapan yung NBI, tinitwist ko yung usapan, iniiba ko yung usapan. Kasi I found out, walo na yung kaso ko nung ako'y naging pulis. So hindi ako makakakuha ng NBI. Sa US Embassy, mga minamahal, hindi kasi pwede yung fake documents. Alam nila, pag ang documents mo, fake. Hindi katulad nung nag-apply ako noon sa PNP. Yung fake documents ko, nakalusot, naging pulis ako. Yung drug test ko noon, nakalusot, naging pulis ako. Pero dito sa US Embassy, hindi pwede. Sabi sa akin na aking beloved wife, kasi nakikita niya sa akin, pagdating sa NBI, pinanghihinaan ko. Sabi sa akin na aking beloved wife, magtanong ka kung magkano'ng aabutin yan. Pag-iipunan natin para makakuha ka ng no record on file. Pero malaking halaga, mga minamahal, hindi kakayanin ng budget. Binaliwala ko niyan. Inaasahan ko lang na may kaso ko. May bumulong sa aking isipan. Kumuha ka ng NBI. Kumuha ka ng NBI. Bagamat alam ko, mga minamahal, pagdating ko sa NBI, pagkuha ko sa releasing, poposasan ako. Pagdating ko sa releasing, ikukulong ako ulit. So ang inyong lingkod, takot kumuha ng NBI. Dahil alam ko, may kaso ako. Pero mabubulong sa akin, ang ginawa ko, bago ko ako nagpunta ng NBI, hanggang dumating yung releasing order ko sa NBI, mga minamahal, nagpray ako, nagpa-back up prayer sa ating beloved honorable pastor, na nalangin, nag-fasting, napag-pray sa mga beloved manggagawa. Yun lang ang ginawa ko. Pero bagamat may doubt pa rin ako, alam ko, marami akong kaso. Nagpunta ako ng NBI, to be shortened, releasing na. Sabi ko doon, nung nag-apply ako, sabi ko doon sa counter, Sir, pwede ba na pagkuha ko po nung release ko, eh yun na lang, papakuha ko na lang sa anak ko? Pwede, Sir. Kumuha ka ng authorization letter, ipadala mo yung ID. Kasi nga natatakot ako. Alam ko, puposasan ako. Alam ko, ikukulong ulit ako. Dumating yung release date ng NBI ko, pinapunta ko yung anak ko, pinapunta ko yung pamangkin ko. Pero nasa labas lang po ako ng NBI office. Minomonitor ko sila. O ano, kamusta na, nakuha nyo na ba? Tagal yung monitor ko, pero ilang metro lang ang layo ko, nasa labas ako ng NBI office. Sabi sa akin na aking anak, Pa, bakit ang sama ng tingin sa akin ng counter doon sa release section? Ang sama ng tingin sa akin, Pa. Ang sabi ko, uwi na tayo. At automatic yan, may kaso ko. Ang sabi sa kanya, nagpaalam yung aking anak sa counter, sa release section. Sabi, uwi na po ako, Sir, kasi may pasok ako, sabi ng anak ko. O sige, iha, bigay mo sa akin yung number mo in case lumabas yung NBI ng papa mo. Alam niyo mga magmamaneho kung ganyan, nag-text yung NBI. Agad-agad, biniwelta ko yung sasakyan ko. Bagamat malayo na ako sa NBI office. Ganun pa rin ang instruction ko sa kanila. Huwag niyo sasabihin na andito ko. Kunin mo, ipakita mo yung ID ko. Kunin mo yung NBI ko. Alam niyo mga minamahal, dinrabay ko yung pamangking ko. Pababang pagbaba ko sa NBI office. Hindi ko pa na ipapark yung sasakyan ko. Lumalabas sa kagad yung pamangking ko. Halos tumakbo yung pamangking ko. Iniisip ko, positive. May kaso ko. Nagbabadala yung pamangkin ko. Hawak-hawak yung NBI record ko. Mga minamahal, binuksan ko ng pinto. Ano, may kaso ba? Hindi, uncle, hindi ko naman po binasa. Habang nagmamaneho ko, ayoko pantingnan dahil kinakabahan talaga ako. Pagtingin ko sa NBI ko, yung walong kaso ko, no criminal record! Oh, glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Ano yung mga minamahal? Pagdating sa NBI, pinakihinaan ko yan. Patawarin ako ng mahal na Panginoon. Nawawalan ako dyan ng pag-asa. Pero dito, mga minamahal, pulong-pulo ng pag-asa. No criminal record on file, mga minamahal. Yung walong kaso ko, yung meron ako standing warrant o pares, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang panalangin ng ating beloved honorable pastor. Mga minamahal, dininig yung panalangin ko, yung hangarin ko, mga minamahal na no record on file.
Salamat sa mahal na Panginoon. Salamat sa panalangin ng ating propeta nila Masal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord! Hallelujah!